Pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodo Jaworski Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po natin ang ating Buti Kuya Miguel de Soto. Siyempre, buo ng ating sangguniang paglunsod, ang ating pumunong konsehal, sa mga department heads na nandito ngayon, mga kasama natin sa ating pamanahan, miyembro ng mga iba't iba pang mga sangay ng ating pamanahan. Good morning po sa inyong lahat. Kami po ay natutuwa dahil magkasama muli po tayo sa isang, sa pangalawang pagkakataon. Kasi last week, first week namin, ngayon second week, nagkataon po na kami pong ang host ngayon. At sana, sabi ko nga itong linggong ito, sana meron tayo every week, meron ba tayong theme? Sana every week meron po tayo isang theme, no, o tema. Inaisip ko ngayong umaga, ang maganda siguro mapag-usapan natin ay tayo sa ating pamahalaan. Maganda siguro tayo ay maging isang mabuting ejemplo bilang isang team itong linggo ito. Ano ba ibig sabihin ng magiging mabuting ejemplo? Ejemplo sa ating gawain, sa ating trabaho, sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa dito sa loob ng ating tanggapan. Meron akong isi-share sa inyo. Hindi ko masyado haba ng aking mensahe, pero I want to share a short story po sa inyo. Noong araw kasi meron isang pamilya na nakatira sa probinsya. May nanay, tatay, may anak. At meron din silang isang lolo na nakatira sa probinsya din. Habang tumatagal ang panahon, tumanda yung lolo. Yung lolo sabi niya, anak, pwede ba ako tumira sa bahay mo? Sabi niya, sige na eh, dito pa na saan. Sabi niya kasi tumatanda na ako eh. So yung lolo ngayon, pumasok na yun sa tumira dun sa kanya, anak, kasama yung apo niya at yung asawa niya. Habang tumanda siya ng konti pa, parang nanghina siya, hindi na pareho yung kilos niya, halos hindi niya na masuko yung pagkain niya. So tuwing kumakain sila ngayon, nahuhulog na yung pinggan niya, nababasag. Sabi niya yung anak at saka yung asawa niya, nakal tayo, nagkakalat ka na sa loob ng bahay. Mas mahigit siguro, doon ka na muna sa labas. Para pag magkalat ka man, mas madali inisip. So yung lolo ngayon, pinapakain sa nilalas. So sabi ngayon nung lolo, bakit ano nung buhay, ngayon ako tumanda, ngayon ako pinamulit. Ikakakain nila, napapasag pa rin niya yung pinggan. Sabi ngayon nung anak, tay, ubos na yung pinggan namin. Ginawa niya, bumili siya ng isang plato o isang bowl na kahoy. Sabi, dito ko na kumain ngayon, tay. Sa isang kahoy, na isang bowl na gawa sa kahoy. So dumanang ilang araw, nakita ngayon doon nung tatay at saka yung nanay, yung anak nila naglalaro sa labas din. Sabi niya, anak, halika, anong ginagawa mo? Nag-uukit po ako ng kahoy. Sabi niya, anong ginagawa mo? Ba't nag-uukit ka ng kahoy? Gumagawa po ako ng bowl para pagtandaan niyo, meron na kayong kakainan. Sabi ng bata. Simula nun, pinapasok ulit nila yung kanilang lolo sa loob ng bahay, para alagaan. Ano yung mensahe nito? Siyempre sa ating mga bahay, simple yung mensahe. Mahalin natin ating mga nakakatanda. Pero bilang kawalin ng gobyerno, ano po ang mensahe nito? Malaki po ang responsibilidad natin isa sa loob ng ating lokal na pamahalaan. At whether we like it or not, tayo po ay pinapanood ng susunod na henerasyon. Ang mensahe lang natin dito, simple. Dapat bilang mga nasa loob ng ating pamahalaan, ipakita po natin ang pinakamagandang halimbawa sa bawat isa sa bawat isa sa sinimulo.
dahil kung maayos ang pundasyon na inalakad natin ngayon, gagawin na rin ang tinabasa ng ating oras. So with that said, I hope you all have a blessed week at magandang magandang araw. Maraming salamat po mula po sa mga tanggapang nagasiwa sa taking programa sa umaga na ito. Ako po sa suntik sa nagdala mula sa pagdata ni Konsehala po ni Bimbo. Ang mga sugayo Binyano, mula po sa tanggapa ni Konsehala Gil Cruz, at sa naman na pumulong ng Sanggunihang Panginsor, Cultural Affairs and Tourism, maraming salamat po. Mga kasama, pinag-tanong natin, Mayor Rico Soto! Umaga po sa ating lahat. Narinig po natin na makagandang mensahe paalala sa atin ang ating Vice Mayor Dodon. Maging mabuting halimbawa po tayo bilang mga kawanin ng ating lumatabang halaan. Siguro isa lang po ang aking nagdadagdag para sa umaga nito. Adjourn na po tayo. Maraming salamat.